Hello, everyone. For this interview, I have with me Miss Palawan 2018, Miss Subarao Festival First Runner-Up 2019, and Mutya ng Palawan 2023. Please welcome Shara Maxine Barber. Hi, Shara. Kumusta? Kumusta ka na? Hi, Greg. Okay naman po. Kamusta po? Ganun pa Okay. din. Anyway, ano po? Shara. Oo, Shara. Kwento mo naman kung paano ka nagsimula sa pageantry. Yun talagang pinakauna. Ano yung pinakauna mong sinalihan? Kahit sa school. Bakit ka parang nagtuloy-tuloy na sa pagsali? Nagsimula po talaga ako when I was in grade 5 po. That was a school search po sa amin. So, yung title nun ay Mr. and Miss Intram. So, before po ako sumali nun, nanalo po yung pinsan ko si Athena Imperial sa Miss Earth Philippines 2011. Yes po, tapos parang yun, na-inspired po ako. Tapos, pero before parang mga 5 to 6 po, mahilig na po ako manood ng mga pageant sa television. So, yun po talaga yung ginagawa ko. Kahit late na ng gabi, talagang patatapusin ko po yan. Papanoorin ko each and every categories. Tapos, ayun po, nung pag high school ko, sumali ulit ako ng pageant. Nung first year ako, misstep naman po yun. So, nakuha rin po natin. Then, nagtuloy-tuloy po after 2018 po. After ko po manalo ng Miss Palawan State University, university-wide po sa Palawan, ay sinali naman po ako ni Nay Robert sa Miss Palawan 2018. And then, by God's grace po, nakuha rin natin yung title. And then, marami pong opportunities na dumating. And after po no, 2019, sinali po nila ako sa Miss Subarao 2019. And that's the time I met you, Direk. And mas marami pa pong opportunities na dumating. And then, recently lang po, nag-turn over ako ng crown sa Mutia ng Palawan. Di ba? Ayun. Walang masyadong title. Walang masyadong title. Di ba? Anyway, Shara, anong advantages sa pagsali sa mga pageants? I think po is meron nagkakaroon po ng yung voice mo nagkakaroon po ng parang validity ganun. Nagkakaroon ka ng purpose kasi yun naman talaga yung ano ng pageant eh. Every girls po merong
meron kaming purpose sa sarili namin, yun yung tinatawag na advocacy. So I think that's the advantage, magkakaroon ka ng voice, especially sa mga kabataan, makaka-inspired ka ng marami, especially the younger girls. Ano mo naman Yun po, tsaka hinahandle work. ang paano mo hinahandle ang pressure sa pagsali sa mga pageants? Pressure din yan ni, may pressure yan eh, di ba? Paano mo siya hinahandle? Actually, pressure po is a pretty normal thing po talaga. Each and every one of us na beauty queens, we really had to go through this challenge. But I handle pressure po by going back of the purpose why I joined this pageant. And yung prayer po talaga works. Tapos, yung mga advice ng parents especially, ayun, nakakatulong po talaga para matanggal yung mga anxiousness sa katawan. Anyway, nakatrabaho kita nung sumali ka sa Subaraw Festival Queen noong 2019 at nanalo ka bilang first runner-up. Ito yung mga, may mga kasali-gali sa iba't ibang parts ng Pilipinas, di ba? Ano ang naramdaman mo nung tinawag kang first runner-up? Actually, direct being one of the girls pa lang sa batch na yon is really, I am very grateful na po kasi as we all know, yung mga girls ng time na yon, they are very, very fierce. At talaga may mga background po and may mga achievements. So, nung tinawag ako na first runner-up, I am very happy po talaga. And ayun, it's my first national pageant title, yung being Miss Subaraw 2019 first runner. And I'm very, very happy po talaga. Kumusta experience mo sa pagsali noon, Shara? How was it? Kwento mo naman, kasi kami, production kami. Ikaw bilang contestant, kumusta yung experience mo noon? It's an awesome experience po actually kasi since na national pageant po yun, actually, naano po talaga ako, masaya kasi na-meet ko yung mga different designers coming from different places in the Philippines. And kwento ko lang po din po, ano, so ang saya-saya ko nung nakuha ko yung gown ko, yung final gown ko, kasi parang it really suits my personality, yung pink and violet po. And ayun, yung pageant po is like a fusion of pageant and parang modeling siya, which it makes it incredibly unique po talaga. So yun yung talagang masasabi ko, unique siya, very festive and stylish yung pageant na Miss Naks Subaraw naman, 2019. naks naman. Actually, meron Nag-enjoy po din ako naman kilala. kami. Yan po. Oh. Meron Anyway, po kong two Shara, friends na susali sila sa Subaraw this coming year. this Miss coming Subaraw. November, oo. Po, Sige, kami mag-ano yung ka sa lang. Cebu po. Mag-ano ka, mag-ano ka pa, mag-ano ka pa, mag-recruit ka pa. Di ba? Shara, sumali ka din at nanalo bilang mutya ng Palawan. Pero prior to that, nanalo ka na rin Miss Palawan noong 2018. Kalaban mo, iba ibang kandidata mula sa probinsya mo, no? Hindi ka na lang runner-up. Crown ka. Nanalo ka ng crowns. Describe mo nga yung feeling ng kinoronahan ka bilang number one, Miss Palawan, at number two, Mutya ng Palawan. Imagine, dalawang provincial titles yun, nakuha mo. Describe mo nga yung feeling na yun. Nung Miss Palawan po talaga, ano yun siya, biglaan. Actually, dalawa sila biglaan po kasi doon nga, nag-join po ako ng Miss Palawan State University and then sabi ni Nybert, sumali ka ng Miss Palawan. Umiyak ako nung Miss Palawan kasi nga, syempre po, unang title ko po yun sa Palawan. Umiyak ako nung pagkatawag sa akin. Tapos nakikita ko yung reactions ng family ko. They are very happy. So, ayun, na-touch na rin ako. Tapos po, nung Mutya ng Palawan, very sentimental naman po yun. Ay, ako umiyak. Kasi po, super smile po talaga ako nung Mutya ng Palawan. Pero deep inside, I am very emotional po. Yun po, very emotional. Kasi po, request po yun ng lola ko before she passed away. Noong 2022. Yes po. Tapos, nung crowning moment na naalala ko siya kasi nga request niya po yun. Tapos, nung day na po na kinaroonahan din po ako ng Mutya ng Palawan is death anniversary po ng lola ko. So,
Ayun po, very sentimental talaga siya. Yes po. Kaya, ang dami rin nag-goosebumps nung kinukwento ko po yun. Ah, talaga, Ayun, talaga. request niyo po. Wow, ang ganda Yes pala ng po. kwento, no? Kaya talaga magiging emotional ka eh, no? Kasi Yes po. you're close to your lola. Close ka sa lola. Opo, close po talaga si Lola Susinta kay Lolo Robert. Nung last napanood na po nila na pageant ko ay yung Miss Subaraw na lang po before Ayun. nag-pandemic. Ayun na Yun. yun last. Anyway, sa mga panalo mo dyan sa Palawan, ano sa tingin mo ang nabago sa iyo? Before po nung elementary ako, very shy girl po. Kahit nung Subaraw, di ba, Derek? Parang hindi talaga ako masyadong, ano, hindi ba talaga ako expressive. Pero nung, yun na, nung nag-pageant na ako, mas ano po kasi ako, mas expressive ako when it comes to performing arts like dancing, singing po, kahit di naman siya, ano. Tapos, yan, sa modeling po. Pero nung nag-pageant ako, parang I feel like my voice is heard na po talaga. Tapos, ayun, nagkaroon na po ng platform para magkaroon po ng platform yun sa advocacy po. Tapos yun po yun na bago sa akin talaga, yung self-esteem. I think Anyway, hindi mababago sa mga girls. nag-turnover ka ng crown mo recently sa Mutianang Palawan. So, another chapter has been closed. Ano naman ang future plans mo sa pageantry? Ano na ang kasunod kay Shara Maxine Barber? I'm aiming po talaga, syempre, for the biggest crown. Sana God bless me with that. Pero sa October, na ako direct ng Miss Tourism Heritage Philippines po. So, magkakaroon ng Miss Tourism Heritage International naman. So, most possibly po, ako po yung ipadala ng Philippines para mag-compete sa international. Ay, naku, Ayun po. balitaan mo kami, ha? Balitaan mo kami dyan. Ha, Shara, ha? Don't forget. Yes, Derek. Anyway, ano naman ang future plans mo para sa sarili mo, professionally? Ano ang plano mo sa sarili mo in the future, professionally? Ano ang career path mo in 5 years? Ano po, right now po parang mas na-incline po ako sa aviation, sa airline field. So, baka yun po yung i-pursue ko. magsabi ng mabuhay, this is. Ah, Yes po. okay. So may plano kong maging stewardess. Yes po. Yes po. Parang nag-suggest lang po yung ano, yung isa po sa mga relatives namin. Tapos parang sabi ko, why not? Kasi parang, oh, siya. Saan po yun? Madaling, madaling, Oo Derek. naman. Sige lang, ano, lipad lang ng lipad. Anyway, may batang lalapit sa iyo, no? Isang batang babae diyan sa Palawan na gustong pasukin ng pageantry. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Siguro, don't rush. Always wait for God's perfect timing for your life. Tapos, just be genuine. Lahat ng actions mo, be genuine. Kung ano yung gusto mong simulan, gawin mo yun with heart and purpose. And I alam ko naman po yung mga Palawan niya, they are very, sinasapuso nila yung pageantry. And I can't really wait to see them bloom in their season po. Naks naman. Anyway, Shara, dinistorbo na kita. I'm sorry, dinistorbo kita. Alam ko marami ka rin ginagawa. But thank you very much for the time. Mutianang Palawan and hopefully a bigger title nationally and internationally. Kung hindi man title, magkita tayo sa eroplano. Pag sumakay ako ulit sa eroplano. Okay? Thank you, Derek. Ikumusta mo ako sa mga tao See you. dyan, ha? Brother mo. Sa brother mo, kumusta mo ako sa mami mo, ha? Kumusta mo ako sa Yes po. kanila, ha? Yes po. Na-mention ko nga, sabi ko din, may interview ako kay Derek. Next week to lalabas. Next week to lalabas. Ipapadala Sabi ko ko sa iyo talaga yung sa link.
Ipapadala ko yung link sa iyo next week. Sige po, direct. Okay, bye-bye. Okay po. Share lang, direct. Bye-bye. Thank you po.